hindi mo magawang magpaalam. Pero masakit mag-stay, masakit magpaalam. Parang may masakit. Pero bakit hindi ka makapagpaalam? Kasi yung isang pain, walang goodbye. Yung isang pain, may goodbye. And you're so afraid of goodbyes. Pero mas pipiliin mo mag-stay. Bakit? Kasi yung isang pain, may kasamang goodbye yun. Say something, I'm giving up on you. STG. Kasi hindi mo naiintindihan at goodbyes are endings of something bad and a beginning of something good. Say something. Papa Jackson's Hello. STG. Hello. Hello. Sorry. Sorry. Thank you. Thank you. Goodbye. Iba, we are number 106.7 Energy FM. Pangga! Pangga! Huwag mong sabihin radyo, ha? Sabihin mo, ha? Hello sa mga anak na nangungupit sa nanay nila. Naku, tigilan nyo yan. Diba? Aligayang bati po sa mga anak na hindi nangungupit sa kanilang mga magulang. Good job! Pero sa mga anak na nangungupit sa kanilang mga magulang, yuck! Ew! Kadiri! Grabe kayo, ha? Grabe yun, ha? Lalo yung mga ano, yung mga... Halimbawa, ano, ang anong tawag nun? Ang... resibo ng eskwela, hindi nadagdagan. Nakakainis yun, eh. Ano, pinapaaral ka ng magulang mo, nangungupit ka pa, anak ka ng... Sorry na. Madadala lang ako ng ano, ng aking good looks, charot. Hindi pala ng galit. Mga bangga, araw po ngayon ng Monday, ika-anim sa buwan ng Mayo. Iba, ika-anim na araw, May 6, 2024. 10 araw na lang, birthday na ng kuya ko. Maghahanda kami ng adik sa aunt, charot na. Hello po sa inyo lahat. Ito. Maligayang bati po sa lahat po ng mga magbe-birthday ng Mayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ano ang handa ninyo sa inyong birthday? Oo, kakagaling-galing ko lang ng birthday party. Oo. Ako'y naimbitahang makikain. Makikain lang naman sa birthday party, mga panggano. Happy birthday kami ni Lourdes na nagdiwang ng kanyang ika-25th birthday tonight. Yeah! May konting pagsipsip ako kasi nalibre ako ng dinner, eh. Kaya medyo ano, medyo iba yung datingan ko ngayon. Kailangan ano, baka pabayaran sa akin yung kinaandami ko kinain, eh. Tawagan niyo papa niyo, dali, pag gusto mo mag-usap tayo through messenger, tawagan mo ako ang aking messenger ay Energy FM 1067. Mag-PM ka lamang dyan at tatawagan ka namin. Ulitin ko, ha? Energy FM 1067. Ayan. Tapos, pag-PM ka lamang dyan, kami tatawag sa'yo through messenger. Kaya nakakahiya naman sa'yo. Diba? Wala, may dahilan ka para hindi tumawag. Kung gusto mo na mag-usap tayo through landline, tawagan mo yung aming PLDT. Ayan. Ang number namin sa PLDT ay 8721-2429. So if you're calling from within Metro Manila or from outside the Philippines, yan ang pinakamagandang number na tatawagan mo. Yung 8721-2429. Ulitin ko lang, 8721-2429. Ngayon, pag ikaw naman ay ano, ikaw naman ay gustong tumawag sa akin from anywhere in the Philippines na naka-globe ka, tawagan mo yung 7001-7949 kasi globe po yan. Ha? Oo. Pag gusto mo naman, kami ang tatawag sa'yo through Globe. Tatawag ka lang, makuha lang namin details mo, i-return call ka namin. Okay, ang dami na yung paraan para sa'yo. Ginawa na namin ang lahat. Tapos ganyan ka pa sa amin. We gave you everything. Charot. Mga bangga, for starters, ang paalala ng inyong papa, alagaan ng kalusugan. Mag-MX capsule.
ang food supplement na purong sangkap at walang halong chemical. MX Recapsule ay low in sodium, fat-free and cholesterol-free at nagtataglay ito ng alpha, ng beta at ng gamma nutrients at meron tong kasamang antioxidant benefits and anti-inflammatory properties. MX products pa ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Kaya nga manito na iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmamalaki na ito ay proudly Philippine made. Gawang Pinoy! Ay, nako ha. Kaya nga, kung may katanungan kayo, pumunta lamang kayo sa mx3ph.com. Yan ang website. Ulitin ko lamang, mx3ph.com. Or tumawag, ang arte ko ha, ngayong gabi ha. Tumawag sa kanilang hotline 0918-888-8693. Pag tumawag kayo dyan, huwag niyo ako hanapin dyan, wala ako dyan. Inquiry yan ng product, ha? Maligayang bati po sa lahat po ng mga ngayong gabi ay ano, ay masaya kasi tumingin sa timbangan tapos nabawasan sila ng ano. Hindi, nabawasan, nakapag-diet. Diba? Ayan, at sa mga nadagdagan din, congrats din. Alam mo tayo mga matataba, ako kasama ako dyan, diba? May mga may magandang dulot yan, diba? Pag nagkaubusan ng pagkain, yung iba nangangamatay na sa gutom, nagda-diet pa lang tayo. Dadaanan natin yung sexy stage bago tayo magutom. Ayun ako. Anyways, mga pangga, kamusta kayo ngayong gabi? Ano? Yung maghapon ninyo, kamusta kayo? Anong ginawa niyo sa buhay? O, binabati ko nga pala ang Zap Accounting Firm kay Sheila tsaka kay Paul. Nandiyan ako kayo nakapag-meeting ako. Maligayang bati po sa inyo lahat. Ang arte ko, bati. Maligayang bati. Sa mga ano po ha, sa mga may pinagdaraan ng kirot sa puso, may masayang damdamin, kahit ano pa yan, anything that has to do with emotion, tawagan nyo ako, di ba? I might be able to share a thing or two, malay mo, may mapagkwentuhan tayo at matulungan kita, di ba? Kung maayos naman ang buhay mo, diba? Magulo ko pa lalo, diba? Bahala na, basta mag-usapan natin. Ay, Dabush, bakit parang nakalubog ako sa live natin? Ayan. Parang mukha ako maliit. Ha? Gawin niyo ako matangkad. Maliit na nga ako matangkad. Sumot mo ng konti. Tawagan niyo ako, dali. 7001-794-9872-124-29. May caller tayo. May caller tayo calling all the way from Bulacan. Bulacan, oo. Ang pangalan niya ay si Maria. Ano may ganong kanta? Hello? 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 Hello po. Hi, Maria. Hi. Hi. Ano sukat? Anong sukat? Ng alin po? Ng ilong mo. Nararamdaman mo. Puro hangin naman. Ay, sorry po. Okay na po. Ante. Naka-ano ka, no? Naka-headset ka, no? Opo. Pwede bang handheld tayo, kaya ba? Sige pa, sorry. Tapos kulungin mo yung kamay mo, lapit mo sa telepono, ha? Yan. Yeah. How's your day, Maria? Nakakapagod po. Bakit? Nag-jogging ka ba? Marami po nangyari. Ano na? Marami pong nangyari. Naku, ganyan-ganyan yung pinsan ko, may nangyari din. Tapos kakapanak na last week. Ano ba? Sa'yo ba? Ano nangyari? Iba ba yung nangyari sa'yo? Iba? Iba lang. Ha, iba. Kasi ganun yung alam ko nangyari. Oo. Sige. Okay. Anong ginagawa sa buhay ni Maria sa edad na 31? Call center agent po. Ano ka? Home base ka na? Apo. Hybrid po. Hybrid. Anong, kumbaga parang may araw na nasa office kayo, may araw na nasa bahay kayo. Yes po. Sa isang linggo, ilan ang sa office? For 1 month, twice lang po. Ah, sa isang buwan, twice lang? Apo. Parang ano, kumbaga once every cut off, papasok kayo. Para po yung sahod. Char. Di totoo naman, di ba? Pero malaking tipid yan sa mga employer kasi wala silang binabayaran office space gaano. Apo. Di ba? Sige. Iha-hire kita. Ay, sige po.
Ano naman yan, Papa Jackson? Dahil mong ganap. Sige, may asawa ka na, Maria? Opo. May anak ka na? Opo. Ilan na? Hindi asawa kasi hindi pa kami kasal. Partner. Ay, ganun na rin yun. Tamang term. Anyways, okay. Sabi ni iba, common law. Okay. Anyways, tawag na to. Ilan na? Isa po, girl. Ah. Ilan taon na? 3 years old? Opo. Yan daw yung malaking ano no, yung pag ganyang edad ng bata, ang bilis lumaki, parang ganun. Opo. Diba? Sige. Anong paglilingkod ko sa'yo? Ano? Saglit lang po. I-charge ko lang kasi parang ano, nung isang araw pa po kasi ako nag-chat, tapos ano. Ah, nagpatawag ka? Opo, tapos ano, nag-chat po ulit ako ngayon, tapos ayun, nag-response sa akin. Wait, i-charge ko lang para hindi mamatay yung phone ko po. Oo, sige. Para sigurado. Sige lang. Lahat ng gusto mong gawin, gawin natin. Sige. Kung saan ka masaya, gawin natin. Ano pa gusto mong gawin? Gusto mong maligo? Ganun, charot. Ayan, okay ayan. Na po. Naka-charge na? Opo, okay na po. Salamat. May gagawin ka pa bang iba? Okay na po. Thank you. Ah, sige, o, kwentuhan mo kung ano ang paglilingkod ko sa iyo. Bali po, yung... Gusto ko lang humingi ng advice talaga. Kasi... Tama lang, advice. Ano, kasi kung alawan sa hiningin mo sa akin, wala. Hindi, siguro ano. Advice, ano matang tamang term? Opinion, ganun. Ano po? Sorry na, wala-wala ka. So, yun. So, bali, opinion. So, yun nga. Bali, as I mentioned to Papa Jackson, bago lang po kami ng partner ko, 2019 kami nagsama. Na-lockdown, Papa Jackson. So, 2019, dati nasa Maynila kami. Tapos, umuwi kami dito sa Balacan kasi nga, sorry, hello? Yes, I'm here. So, umuwi kami dito sa Balacan, tapos, yun, nabaw si Bibi, tapos yung asawa ko, nakatira kami, or yung partner ko, nakatira kami dun sa parents niya, both seniors na po. Okay. So, wait lang. Bago kayo nag-start mag-live-in, gaano katagal na kayo mag-jowa? Actually, yung both, hindi kami mag-jowa, parang ang bilis na naging kami. Ang story talaga is, parehas pala kaming taga dito sa lugar namin, tapos hindi kami nagkikita, tapos sa labas, dun kami parang mas na-develop, tapos nagkakilala lang kami dahil sa auntie niya. Pero hindi kasi yun yung ano yung pinaka main issue. Ang issue kasi yung asawa nung kapatid niya. Yun yung pinaka main issue. So yung sa amin, okay yung flow ng ano namin. Hindi issue yung partner ko. Yung pinaka issue is yung kapatid ng asawa. Kapatid niya, yung kapatid niya may asawang babae. So yun yung issue. Yun yung issue. So yun nga, nandito kami sa Bulacan, next day kami dito. Sila ay tatlong magkapatid, dalawang lalaki, bunso yung partner ko. Yung kuya is yeah, pinakapanganay, tapos babae sumunod. So tatlo sila. Sa side ng, as I mentioned, sa side niya kami nakastay kasi bunso siya, tapos seniors na yung mga parents niya. So nung nagsama kami, bigla, iniwan kami, kasi yung nandito sa Bulacan, nandito yung ate. Tapos yung asawa niya, mga ano na kasi sila eh, nasa 40s. Yung mga ganyan, yung age nila, 40s. Medyo matanda kasi. Sa bahay na yan, dalawang senior, magulang niya, tapos kapatid niya. Na babae. Na may pamilya din. Yung babae, yun ang panganay. Yun yung pangalawa. So yung kuya, nasa Las... sinabi ko, yung kuya, nasa ibang lugar. Nasa Las Vegas. tapos. Si ate is... Nasa, sige sabihin ko na yung lugar, hindi naman kilala. Sa Cavite. So, si kuya nasa Las Piñas, si ate nasa Cavite. So, nung nag-asawa na si Bunso, kami yung na-stay dito sa Bulacan. Kasama so, kami, ng magulang.
Opo, opo. Okay, sa akin, okay lang yon, okay lang. So, clear yon. Pero, ang problem is, yung asawa ni kuya, kasi yung parents nila is medyo nagkakaedad na. So, I'm just gonna give specific year kung ilang taon na. Si nanay is 74. May dementia siya. So, nakakalimot na siya. Si tatay is 76, which is mahina yung kanyang, marami siyang complication. Mahina yung puso, mahina yung, nagkaroon siyang currently, nasa hospital sila. May pneumonia siya. Alam, naiyak ako. Okay. Okay ka lang? Hello? Opo. Wait lang pa. Okay ka lang ba? Okay ka lang? Gusto mo cash? Na joke lang. Pinapatawa lang kita. Hello? Opo. Wait lang pa. Naiyak. Gusto niya ng cash. Charot lang, pinapatawa ko. Sige lang po, okay lang. Take your time. You have 3 weeks. Ang tagal. May July na doon. June pala, June. Hello. Hello po. Ayan. Kasi ano eh. Ano ba yun? Ang pangit ko pa nung umiyak. Oo, may mga taong pangit pag umiyak kaya tumigil ka na. Hello, joke lang. Pinapatawa lang kita. Hello. Okay ka lang po. Okay lang po kasi. Sige. Okay lang po, sige lang po. Take your time. You have 2 weeks po. So, yun nga, Papa Jackson. Okay. Pasin ka na. Okay lang, okay lang po, okay lang. Don't apologize for exhibiting your emotion. Tapos? So, yung nagsama kami 2019. So, first namin magkaroon ng pamilya. Pero parang, nung 2021, nag-start ng, magkaroon ng problem sa, walang problema sa pagsasama namin. Ang problema is yung mga seniors namin. Kasi tinanggap ko na talagang yun pala yung situation namin. Na pag umalis pala sila ate, kasi hindi kami binirif na nakakalimot pa si nanay. Kasi tayo naman medyo mahina yun. Totoo. hindi ako na-brief, hindi rin na-brief si partner na ganun pala yung gagawin namin, ganun na pala. Kahit nag-work from home kami. Lahat na pala si shoulder namin kasi si nakikisama lang kami. Sa both seniors, sa nanay tatay, mababait naman sila. Kaya lang, siguro kaya lang ako naiiyak kasi dalawang beses na kasi na hospital si tatay na nandito na kami sa Bulacan. Okay. So yung first is yung 2021, nagkaroon ng barada si tatay sa yung papunta sa abdo niya, may bumarada na bato. So, dahil sa katandaan niya, hindi siya pwedeng operahan yung ibubuksan yung any sa chan niya. So, dinaan sa bibig. Na okay yun, na clear. Kaya lang, nagkaroon ng, syempre, yung near na hospital dito, umabot ng 100 plus, yung normal naming work, although BPO, kakastart lang ng family namin. Tapos prior that, sinanay, kaya siya tumindi yung dementia niya. Hap stroke. Kaya, mild stroke. Mild stroke, sorry. Oh, kasi mild pag stroke. Half, mayroon bang full yan, gano'n. Sorry. Okay lang. Stroke. Ate, wait lang muna. Kasi parang natataranta ka. Kumalma ka muna. Okay. Oo, kasi parang, inhale, exhale, ayan. Exhale pa, hanggang mamuti ka, charot. Charot-charot lang. Matapos. Sige. Bali, prior na magkasama kami ng 2019, si nanay, nagkaroon nga siya ng mild stroke. Yun din siguro yung nag-lead nung nagsama na kami ng 2020, 2021. Yun na, nag-start na rin yung dementia niya. Nawala na ako. Wait. Tapos, yun nga, nagkaroon si bunso
ng partner ko ng utang previously na talaga na binabayaran niya sa credit card niya, na parang yung lending, kung aware po kayo, parang lending dun sa credit card. Dahil gusto niya siyempre isave yung buhay ng mother niya. Siya pa lang yung walang asawa. Yung when you say bunso, yan yung ka-live-in mo, di ba? Opo, bunso. Okay. Yan yung ka-live-in ka. So si ate, wala siyang way to give financially. Kaya nandito siya para yung kilo siya. So kilo. Si kuya, meron sila. As in, kasi both silang IT. And ano, sa ibang bansa din sila. Yung company. So, ang ano talaga is parang yung status ng buhay namin. So, si kuya yung nakakaangat. Middle kami, tapos si ate. So, si ate, siya sa kilos nung hindi pa nag-aasawa si Bunso. But, nung wala pa sa buhay nila, si Bunso, sinalo niya lahat nung medical bills ni, hindi naman lahat siguro kasi nga magkakapatid sila, pero most, mga 70% or 80% siguro kasi wala siyang asawa. Siya yung sumagot nun in a way na... But you have nothing to do with it because you are not yet part of the picture, tama? Sinasabi ko lang kasi yun yung tutuloy dun sa continuous ng story ko. Ah, okay. Yun, oo, kasi yun nga, yung credit niya, wala na siyang way para makautang. Kasi nga, di ba, as I told you, nung 2021, si tatay naman yung inoperahan. So, yun. Kaya inopen ko yun. So, disregard natin yung kay nanay. So, meaning si Bunso, meron pa siyang previous utang, yung credit. Teka lang, alam mo, ganit, Maria, para hindi tayo maguluhan, no? When you regard your partner, stop saying Bunso, no? Sabihin mo yung ka-live-in ko po. Kung nalilito ako, baka masabi ko yung pangalan. O, kalipi yun. Yung jowa ko, sabihin mo. Ang jowa na lang siguro. O, kasi pag sinasabi mong parang si Bunso, parang third person kasi pinag-usapan natin. Ano? Parang anak ko. O, anyways. So, sige lang po, go ahead. So, yun. Si jowa, bali, meron siyang pending na binabayaran dun sa credit card niya. So, hindi niya magagamit yung credit card niya. At hindi naman siya ganun kadami yung pera niya dahil nung mga naipon niya, hindi naman na, wala na kasi nga. Okay. Yun natin, wala na kasi nga nabayad sa bill si gusto niya i-save yung mother. So, si mother, umokay. Umokay siya. Okay, pero, okay. Yung gastos, continuous na binabayaran ni partner yung pinaka-interest, hindi siya nababawasan. So, meaning, andun pa din yung... Yung principal. Opo. So, ayun pa din. Gets. Okay. So, now, yung 2021 dumating, emergency, wala kaming emergency fund. Nagkaroon ako ng baby 2020. So, first, before si tate operahan, another problema. So, hindi namin napaghandaan talaga, fault din namin. Hindi namin napaghandaan na, you know, pag nagpa-family, dapat talaga may pera ka. Ganon. Actually, so, at least sinabi mo na, sabihin ko dapat sa'yo mamaya yan. Totoo. So, alam ko naman din. So, kaya, yun. So, doon kami mali. And then, after that, parang kami kasi yung mindset namin, work, pero wala kaming savings. Though may savings, pero nga, yun nga, napunta sa, yung parang naibigay niya sa parents niya. And then yun nga. So si tatay na-operahan, okay, nag-clear ng 2021. Nagbigay ang kuya, ang ate hindi talaga kaya dahil yung pumasok nga kami sa Bulacan, napunta na siya sa Cavite, hindi siya makapagbigay dahil diabetic din yung kanyang mister. Tapos dalawa anak niya. So, naiintindihan namin, hindi namin din pinush kasi alam namin yung scenario niya, nakikita namin. And then, ang bali magkatutulungan lang talaga is yung meron. So, kami at saka ang kuya. So, ang kuya nagbigay ng malaki din kasi ang inabot kami nang sa, bigyan lang kita ng number, siguro nasa 100,000. Tapos, ang nabigay naman siguro doon ni kuya is halos 50. So, 50-50 sila ng partner ko. So, clear yun. Pero, ang ginawa ko, kasi wala namang way of money si partner. So, yung credit card ko, wala naman akong utang doon. Pinahiram ko sa kanya. Pero yun, hindi nababayaran yun. Continuous. At na-clear na namin yun. Last 2023. So, clear na yun. Wala na kaming utang doon. Na-clear na namin. Okay. Ang problema lang is, siyempre, patanda po yung mga parents nila. So, nagkaroon na naman ng sakit nito
continuous. This time naman, na dadagdagan ng dalawa sa puso. Dalawa. Yung puso, matagal nang meron talaga. So, ang nadagdag is yung pneumonia at saka yung diabetic. Mataas yung sugar niya. Mother? No, si mother, si nanay, okay siya. Ang kay nanay lang is dementia, yung nakakalimot okay. Siya. Pero okay siya. Yung alam niyo ba na dementia, sugar in the brain? Opo. Sugar in the brain, dementia. So, si nanay, okay siya. Good yung stats niya sa laboratory. Ang problema is si tatay, yung health niya, yung physical health niya is hindi good. So, ang dami niyang, nagka-conflict. So, ayan. Isa pa, ano pa ba yung sasabihin ko, Papa Jackson? Yes po, nakikinig po ako, ma'am. Kung nakalimutan ko yung sasabihin, tignan mo sa dami ng ano. Ayun nga, si tatay is currently on hospital. Baka bukas makauwi na sila, thank you Lord. Kapag ka-okay yung to the echo niya, kasi ngayon sa puso niya i-clear, malakas na siya ngayon. Pero ang problem is, ang kuya, nung pumunta, May 5, pumunta siya doon, nag-open siya sa... Hindi niya na kasi ako kinausap, Papa Jackson, naka-block kasi ako sa kanya. Naka-block din ako dun sa girl, sa asawa niya. Bakit? So, ano nangyari? Why? Talagang dahilan nun. What went wrong? Yung pumasok na ako sa buhay nila, ang talagang dahilan kung ba't ako binlock ni girl. Kasi si kuya is mag-50 ng last year. Si Kuya ay nag-50. Noong November. Okay. November last year. Ang plano namin kasi, di ba nauuso na rin yung ano nun, yung pneumonia nun. Yun yung pataas na yung pertussis. Kung marirecall nyo, yun yung ano dati. 2023. So, November, malamig. Yung partner ko tsaka yung anak ko, nag-possible pneumonia siya. Pero prior that, ang plano namin is yung i-surprise si Kuya sa Jollibee, 50th birthday niya. So, nasabi ko, sige go kami. Sabi ko gano'n. Kasi, nag-find ako ng lib, sinend ko sa kanya. Sa girl, nag-uusap kami via chat. Nagsabi ako sa kanya na, sige go tayo. Kasi yung sa akin naman, sinabi mo sa partner mo na, sige go tayo. In-invite kayo nung kuya, tama ba? Okay. Pero hindi niyo sinabi sa kuya na pupunta kuya kayo. Ang isusup- walang alam ang kuya kasi nga isusurprise namin. So si girl at saka ako, yung asawa niya nag-uusap. Nakakaalam. Ako. Okay. Tapos ako, na-update ko si ano. Pero close kami nung time na yon. Yung okay. walang parang natatago. Parang ganun. Pero bago pala yun, Papa Jackson, sinabihan na ako ng partner ko na si ate, asawa ng kuya, may ugali. Ano siya yung... Basta ganun sabi niya, may agali daw. Okay, mamaya mo na sabihin ko ano sinabi ng partner mo. Sa, doon mo na sa nangyari. Parang hindi lang gumulo yung kwento. Basta yun. Basta yung November, yun nga, hindi kami nakapunta kasi nag-positive sila ng possible pneumonia. So ayoko namang madamay yung kung sino man yung pupunta dun sa birthday. So before yung birthday ng kuya, sinabi ko sa kanya na ate, hindi kami makakapunta kasi yung mag-ama ko is possible pneumonia. Pasensya ka na. Kung gusto mo, ipapagrab ko na lang ang nanay at tatay kasi wala naman sila. Negative sila. So kami lang, yung dalawa lang. Ayoko namang, 'di ba? Sino may possible pneumonia? Possible based on dun sa laboratory. Sino po? Ay, buot yung mag-ama ko, yung anak kong 3 years old at saka yung So parang ang kaya ayaw pumunta kasi baka makahawa kayo. Oo, yun. Kung makahawa kayo, di pati yung magulang na hawa din dapat isang bahay kayo eh. Hindi, kasi medyo malaki naman kasi yung bahay. So, I'm just following your logic. If your logic is that you are not going there kasi baka makahawa kayo because baka kasi contagious ka mo yun, yung pneumonia, tama? Uh-oh. Ay, di ibig sabihin, ang unang mahahawa ninyo, nasa kasama niyo sa bahay. Pero kasi ganito. Pero willing kayong papuntahin yung possible na hindi ko nakukuha yung logic nun. Sandali, kasi ganito, Papa Jackson, nung kanina kasi di ba si tatay,
ano, nag-positive din siya. Yung anak ko kasi umuubo-ubo rin. Mm. Nagpa-ano rin ako kay doktora. Wala naman. So, ibig sabihin... I'm not questioning your decision. Ang tinatanong ko lang, sana wala na lang magpunta. Kasi kung kayo may possible pneumonia, eh, the more na dapat anyone from the household can possibly be a carrier. Tama ba? Pero kung na-test, Papa Jackson? Hindi, nakakuha mo yung point ko? Na, kasi within the house. Well, opo, pwede naman. Ito kasi yung... Wait lang natin. I'm trying to follow the story, ano. Magbabirthday yung kuya, tama? So surprise nyo. Isa surprise nung asawa niya, ikaw yung kausap. Nung malapit na yung birthday, nag-back out ikaw, tsaka yung mag-ama mo kasi may possibility na may pneumonia kayo, tama? Kasi baka makahawa kayo doon. Pero yung posibleng nahawa nyo na, yung magulang, papapuntahin ninyo. Kasi kung pupuntahin nyo yun, hindi punta na lang dapat kayo. Hello? Yes, yes, nakikinig po. Na ano ka mo, kasi kung ako yun, yun ang iisipin ko pag ako yung asawa ng kuya. Mm, see. Oh, sige, sorry, hindi ko pa alam yung conflict. Ituloy mo po yung kwento. Hindi, yun, okay kung gano'n. Pero kasi yun nga yung start na gano'n. Tapos ang sabi niya sa akin, ang sagot niya sa akin, wag na. Sabi ko, kung gusto mo, negative naman si nanay, tatay. Ano naman, ayos yung pagsabi ko na, kung gusto mo, si nanay at tatay na lang. Kasi yung dalawa nga, yun nga, positive. Tapos sabi ko, wag naman. Wait. Nag-iiba yung kwento. Possible meron o positive? Magkaiba yun? Possible, ang sinabi ko kanina. Possible, positive sa pneumonia. So wala. Hindi pa sigurado kasi inuubo pa rin talaga sila. No. Where did you get the idea of possible pneumonia? Kasi sorry ha, hindi ako doktor pero it's either you have it or you don't have it. Yun nga din. Ang pakiramdam ko kasi, nung inubo yung anak mo, baka may pneumonia ka, magandang pumunta. Tama ba? Hindi ko rin Hindi, kasi yun kasi yung explanation ako kasi parang explanation ng doktor sa okay, sige. Hindi ako doktor. Okay, sige. Baka nga yun ang paliwanag ng doktor. Hindi ko rin alam, Papa Jackson, kaya nga kung ganoon, dapat baka nahawa niyo rin yung magulang niya. Negative pero, kasi yung sa kanila. Pero papuntahin mo, 'di ba? Yun lang yung akin. Anyway, sige, patuloy po. Tapos so dahil doon nagtampo, ganun ba 'yon? Binlock niya na ako. Binlock ka niya. Ano pa, palagay mo, ba't ka blinlock? Possible dun kasi nga, hindi naman, pa yung salita ko, parang hindi ako pumunta dahil doon. Kasi kayo nagplano, kasama ka sa planning, tama? Oh, yung isa pa, yung isa nilang pinsan, ganun din yung problema. Kasi syempre, the wife was just trying to give the husband a surprise, tama? Opo. Okay. Special nga kayo kasi kayo lang yung mga inimbita niya, di ba? Hindi, may iba ring relatives na. Pero kay kumbaga part kayo ng mga tao pan surprise. Oo. Oh. Tapos ikaw darating. Nakakasama nga ng loob 'yun. Oo. Nang binlock kayo, pero nagpunta pa rin yung magulang, hindi na. Hindi na kasi wala namang mag-a-assist na. So ang ending parang isang buong household binoycott niya yung birthday ng panganay. Hindi na nakapunta kasi wala namang. Oo. Yun, that's yes or no, ano question? Diba, kasi kung ako man yung nag-prepare ng birthday, I will only interpret it in such a way na binoycott niya yung birthday. Tama, mali? Kasi alam mo, ganito ano. Kasi kung ako yan, nasabihin ko, ate, may possibility na okay ba sa'yo, nagpupunta kami dyan, nakamask kami lahat. Makapunta lang kami, alis kami kagad. Bahala na siya kung mapapuntahin niya ako o hindi. Pero i-offer ko, hindi kayong pupunta kasi pa, di ba? Sorry, ako lang to. Okay lang po. Oh, I'm just saying. Di ba? Okay. Pero hindi mo na ako yung birthday kasi 27 lang ako eh. Okay, tapos? So, yun nga. Tapos, nitong pati si kuya na nakablock na rin ako. Bali, ang way of contact na lang is yung partner ko kay kuya. Tapos si kuya, sa true Viber niya, kinakausap si
si partner about, kasi ate sila sa pagbabayad ng medicine ng parents nila. Kay nanay tsaka kay tatay. Okay. Oh. Good lang ba? Sige, tapos? Tapos po, Hello po. Yes po. Pagkatapos po, nung pumunta po si Kuya kay tatay, after nung na-blocking na gano'n, pumunta pa rin naman November po yun. So December, Christmas, kinuha po nila si nanay tatay para mag-celebrate sa kanila. Hindi kaya sinama? Hindi, okay lang sa amin. Okay lang sa amin. Hindi, wala akong pakialam kung okay sa iyo. Tinatanong kita kung hindi ba kayo sinama? Hindi po talaga kasi may iba kami celebrate. Ayan. So, hindi na kayo invited, parang gano'n. Galit na nga, parang gano'n. Na? Misunderstanding? So, yun po. Okay. Na makakalungkot. Alam mo, every time there is a conflict within the family, nakakalungkot yan eh. Kasi syempre, family yan eh. Di ba? Ba't mo ako tinawagan? Anong tatanong mo po sa akin, ma'am? Ito. Huwag ka munang umiyak na makaka-relate. Babasin. Para po kasi ngayon, ang bigat ng pwede mo. Okay ka lang, ma'am? Nawawalan ka ng signal. Napuputol. Hello po. Okay lang, okay lang. Hello po. Hello, ma'am. Yes po. So, parang po, para nasa ko pa rin po ako sa ano po? Ma'am, po? Sige. Wait lang po. Naka-handheld po ba tayo? Sorry, mama. Sayang yung... Hindi po. Ha? Hindi po. So, naiiyak kasi yung... Ano po nga? Ano po? Hindi ka naka-handheld? Naka-loudspeaker ka ba? Ayan po. Okay na po. Ah, sige. Ano pong tatanong niyo po sa akin? Yung itatanong ko po kasi... Before po doon, naiyak kasi ako kanoon, nasasaktan ako na. Yung sa nangyayari parang, siguro mali ko din. Gusto ko lang itanong kung, yun nga, baka mali ko nga ba na ano? Na? Yung situation kasi doon nga kay kila Kuya, yung birthday niya, ganun. Well, ganito yan, ano. Una-una, no one can stop you if you want to take care of your family. Kung feeling mo your family will be the carrier of such a virus, I think it's a very sound decision. Are you following? Siguro, ano, ang pakiramdam ko lang, nagkulang lang ikaw ng, on how to communicate it with them. Hindi mo nasabi na maayos. Diba? Feeling ko yan nandun yun eh. And regardless whether meron kang point o wala, regardless kung may point ka o wala, alright? Oo. Ang tanong dito, have you apologized enough? Kasi sinadya mo hindi, nakapanakit kami taong sorry nagto. Ha? Sorry po, sorry na talaga kasi nga, sinend ko pa yung mga laboratory. Okay, nagets ko naman. No? Pero, papa, kasi ganito yan. I'm assuming na tonight, kaya mo ko tinawagan kasi... you are bothered by the idea that you are no longer in talking terms with them. Tama? Papa Jackson, nung birthday po ni nanay, bago po dalhin si tatay sa hospital, umuwi sila dito. Umuwi sila dito tapos parang wala lang sa kanya yung nangyari. Tapos ang sabi niya po, kailan po yun? Kailan po yung umuwi sila dyan? May 1, May 2 kasi yung birthday ni nanay. May 1,
holiday. Apo. So, sinalibit ng mas maaga. So, nung nandito na sila, parang wala lang. Parang wala lang. Pero nakablock ka na nun. Kahit ngayon, nakablock ako. Wait lang. Nagpunta sila dyan, hindi mo ba sinaman tala yung pagkakataon para mag-reach out na kung apektado ka naman talaga? Kasi iba talaga. Kasi ugali. Wait lang. Ganito Papa Jackson. Nung alam ni Kuya yung ugali din ng asawa niya, nung nag-alam niya na ganun, kasi nagsabi rin yung partner ko. Pumunta si Kuya tapos kinausap niya kasi gusto na ewan ko ka tama ba. Nagsabi si Kuya na pasensya na kayo kasi yan talaga yung ugali niya. Huwag natin ano yun. Kumbaga that's just the Kuya's way of maybe pacifying things. No, hindi niya gusto siraan yung asawa niya. Gusto lang niya ipacify kayo. Ang tanong ko, nagpunta sila dyan noong May 1. May 1 ba? May 2? May 1. May 1. Oh. Hindi mo ba sinaman talaga yung pagkakataon na ate? Sorry sa nangyari, ha? Pumasok mo kasi agad sa... Unblock mo na ako. Sorry na. Kasi kung apektado ka, di ba? Madaling gawin yun eh. Para magbati-bati eh. If you are that affected, it will not be difficult for you to go ahead and say, unblock mo na ako, te. Sorry na. Hindi namin sinadya. May sakit lang talaga. Bawi kami next time. Hindi mo sinamantala yung pagkakataon na yun? Hindi ko kasi nasabi na yun. Kasi parang... Hindi, wait lang. Ang tanong ko, yes or no? No. Kasi ganito yan, ano? Alam mo, Maria, kung talagang... Kung hamba, tinawagan mo ako dito at hindi ka naman talaga affected kung okay kayo o hindi. Di sabihin ko sa'yo, hindi, wala kang problema. Hindi ka maapektado eh. Eh, apektado ka eh. Ibig sabihin, if you're affected, you could have done something, di ba? To at least cure. Gamutin mo yung sugat. Eh, nandiyan sila nung may iwan eh. Kumbaga kung tutusin, ilagay mo yung, put yourself in their shoes. Sila yung galit sa inyo, pero nagpunta sila dyan. Effort na yun eh. Oh, ikaw na yung naandyan. Hindi ka ba dapat ministerial na on your part to go ahead and say, ate, sorry sa nangyari ha. Unblock mo na ako para ano. Sorry, bawi kami next time. Nandiyan na sila eh. Hindi mo ginawa. Nahihiya ako. That's your yan yung paliwanag mo. Nahihiya ka. Pero do you think they are going to interpret that na nahihiya ka o ang magiging interpretation nila ma-pride ka? Sa'yo nahihiya ka pero ano ba magiging tingin nila? Hindi ba ang pride naman nun? Nagpunta na nga tayo. Kung gusto tayong kausapin noon, gusto niya Pero kinausap ko, yung sinabi niya, tara na, kain na tayo. Sabi ko, sige po, kain na. Oo, sabihin niya, baka civil ka lang. Kasi, sorry Maria, but the chance was already presented to you na andyan na sa harapan mo. You shared the same meal, nagkumain kayo magkakasabay, nagpunta sila dyan. You could have actually said something. Diba? Kasi kung bothered ka, kung hindi ka bothered, wala man na pag-uusapan ngayong gabi. Di pa ko bothered? Okay, good. Wala ka problema. Eh, bothered ka. On the other hand, natutuwa ako sa'yo kasi the only reason why you're hurt tonight because you love this family. Tama, mali? Opo. Tama? Sana tama ako ha. You love this family. Opo. Ang tanong dito, baka hindi nila alam na love mo sila. Diba? Baka hindi nila alam na mahal mo sila. Papa Jackson, the way na alam naman namin na nakasuyo kami sila na rin tatay kasi tsaka nila yung vibe. Pero yung lahat ng obligation sa amin naman, tsaka tumatulong ako, wala kaming katulong hands-on kahit afterward. Wag mo sabihin sa akin yan kasi that's the price you have to pay for not planning. Hindi ka nagplano eh. Mm-hmm. Nag-come what may kayo eh, di ba? Nagbahal na si Batman kayo eh. Yung inabot nyo eh. Diba? But that's not the issue tonight. The issue tonight is that a member of the family ng taong mahal mo, diba, is not in talking terms with you. Tama? You could have easily have done something para maayos to, pero di mo ginawa. Yun yun eh. Gusto mo na suggestion ko? Ikaw na magpunta sa kanila. Malayo po eh. Ako na lang pupunta.
Para sa'yo. Sana nagbay sa... You could have said something eh. Kasi ngayong gabi, kung sakaling may sinabi ka, bawa you try to say something, pag hindi ka nila pinansin at binaliwala ka pa nila, it will no longer be your fault. Sabihin ko lang sa'yo. Kaya mo na, ginawa mo na eh. Ginawa mo na yung part mo eh. Yan na yun. Eh, pero hindi, you did not do anything. May point kayo, parang oo nga. Diba? Kasi sa kanila, sa'yo, ang interpretation mo, nahihiya ka. Tama? To them, ma-pride ka. Sila na yung nagpunta, they traveled from south pa para pumunta ng Bulacan. Whether ang pinuntahan nila dyan, o kayo, o yung magulang, you have to understand that in-overcome nila yung inis sa iyo para pumunta dyan. Ah, dyan na sila. They're right in front of you. Wala ka pa rin sinabi. Ano ulam nyo nun? Ha? Ha? Sinagluto? In order. Kung baka inalatan mo pa, no? Nagdakot ka na kasi nilagyan. Yan na maalatan kayo. Feeling ko you may have missed a very important opportunity. Andiyan na eh. Andiyan na sa harapan mo eh. Mm-mm. Dati, nung may kakwenta ko sa'yo. Siguro mga ilang buwan na rin nakakaraan. May nakaupo ako sa isang lugar. May nakatabi akong cheeks. Ganda. Oo. Tapos, mayroon siyang motto. Ang motto niya ay the longest distance between two people is called pride. Oo. No? Sabi nung chicks na yun, sabi ko, okay ito, matalino itong chicks na to. Pero totoo, di ba? Hindi ka nahihiya. Pride mo yun. Kaya mga... Nahiyari ko siguro. Oh, siguro. Well, ikaw lang nakakaalam na nahihiya ka. Alam mo, ayoko maniwala nahihiya ka. You want me to defend what I said? Maria, tinawagan mo radio station, di ka nga nahiya eh. You called the radio station. Sa akin, you don't know me as a person. And you know that a lot of people are listening right now. But you have lowered your pride to me. Sino ba ako sa buhay mo? You lowered your pride sa akin. Tapos saan nila? Diba? Family member ng taong minamahal mo, you cannot do that? Like, really? Are you kidding me? Oh, so swell. Islam. You get the point? Apo. Nakuha mo yung point? Apo. Oo. Oh. Parang ako. Ayun lang yun. Ako nanghihinaya ko sa opportunity. Pero naniniwala ko na may pwede kang gawin. Why don't you go to their house? If you are really that bothered. Ha? Kasi pag sinabi mo sa akin gabi na sakto lang po, hindi ako bothered kahit kami nag-uusap, I will just tell you, wala kang problema. Eh, bothered ka eh. I mean, you've come to love this family. That's why it bothers you that you're not in talking terms with some of its members. Tama? Oh. Ikaw lang din na may sagot ang may kakayang ang tawag nito, may kakayang sumagot sa ano, mga tanong mo. You have the power, diba, to better your situation. Thank you. Gawa ka ng paraan. Sabihin mo na rin yan sa kanila pag nagpunta ka dun. Kasi parang nahiya po talaga ako nang baka isipin nyo ma-pride ako. Nahiya po, gusto ko talaga magsabi nun. Na-miss ko na po kayo, di ba? Yung dati nating relationship. Pwede mo naman sabihin yun eh. Oh. Di ba? You have to remember, Maria, that you are the newest member of this family. Tama, mali? Oh. It's not these people who's going to try to make you to make you fit in sa buhay nila or accommodate you. You're going to, ano, it's going to be you to adjust, no, sa inabot mong kultura. Kasi hindi kayo nagplano eh. Di ba, ikaw nagsabi sa akin, hindi po kayo mag-jowa, nag-live-in lang kayo basta. Tama ba? Yung pagkakatanda ko? Tama ba ako?
Di ba? Ang galing nyo sa part na yun. Ang kulit, no? Hindi kaya mag-jowa, nag-living kayo. Nakakatakot yan. May makasalubong ka sa 7-Eleven. Busy ka ba? Hindi. Tara, living tayo. Hindi naman, Papa Jack. Magkaano? Matanong ko lang, magkaano-ano kayo nag-umpisa kaya mag-living? Tropa? Hindi. Ano? Nakilala ko siya kasi ano. Yung ate ko. Oo. Oh. Yung ate ko, yun yung dikit dun sa kay ante. Ante. Oo. Oh. Hindi naman talaga kami magkakakilala kung namatay kasi si ante. Pero ang point ko, you were not in a relationship when you decided. Ano kayo? Wala. Baka pag-ayangan ng live-in mamaya. Ay, alam, makatulog na eh. Pero andyan na yan eh, di ba? 6 years later, here you are with the baby. Diba? Very unique ang istorya ninyo, na? Oh. Well, anyways, I trust that you can do something about it, Maria. Oh. You believe that? Kasi parang ngayon, parang mas luminaw na yung ano. Yung? Yung, oo nga, may point din na. Sabi ko sa inyo, may point ako eh. Kasi kung wala akong point, nakawawa naman yung mga nanakikinig sa akin. Dayo pa naman. At least alam ko na. Hello? Yes po. Sige. Anyways, balitaan mo ako when things are better, ha? Huh? Apo. Okay. Thank you po, Papa Jackson. I'm going to expect that I'm going to talk to you again soon. Gets mo? Mm-hmm. Apo. Tapos, usap tayo ulit, ha? Apo, thank you po. Sige. Balitaan mo ako, ha? Pachismis kami. Dahil mga chismosa rito, pinangungunahan ni Charot. Bye-bye, Maria. Stay safe po. Bye-bye po. Stay safe, ha? Regard sa ano, sa parents ng jowa mo, sa nagumaling na silang tuluyan. Opo. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. Ayan. Ang haba ng kwento sa umpisa.